Kuwang-kuwa ng CCTV ang pag-atake ng sarisigang sa isang fast food outlet sa Maynila. Ang pagtangay sa cellphone hindi po nangyari habang abala sa pagkain ng biktima, kundi sa pag-order pa lang sa counter. Malitang hati ni Julio Segovia. Sa CCTV video na ipinadala ng isang used scooper na taga Maynila noong March 5, huli kung paano siyang sinalisihan ng dalawang babae sa isang fast food chain sa Maynila noong tanghali ng March 1. Makikita ang babaeng ito na lalapit sa counter. Kapansin-pansing may hinihintay siyang kasama. Pagdating ng kasama, nagpalinga-linga ito habang inaayos kunwari ang kanyang payong. Maya-maya pa, umorder na ang unang babae. Pagka-order, nagpalitan sila ng pwesto. Ang babaeng may dalang payong naman ang naghihintay sa inorder ng kanyang kasama at ang kanyang partner naghahanap na ng pupunteryahin. Ang biktima, ang estudyanteng nasa harapan niya. Kita sa videong tila nakahalata na ang biktima sa paglapit ng babae, pero talagang matinik si ate sa pagdiskarte. Habang abala sa pag-order ang biktima, bigla niya itong tinabihan. Pakunwaring luminga sa likod upang hindi mahalata. Sa ilang segundo lang, tila may isinilid na ang babae sa kanyang hawak na jacket. Cellphone na pala ng biktima. Matapos nito, bigla niyang pinuntahan ng kasama sa kabilang counter sa katuluyan ng umalis. Ayon sa pulisya, tila dumarami raw ang krimeng sangkot ang salisigang, kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Yung opportunity na nandyan sila sa mga places of convergence, sa bus station, o kaya sa school, sa mga canteens, at iba pa, malls. Yung naman mga magnanakaw o mga gangs na ganyan o modus operandi o salisi na ganyan ay nandyan din. Kaya ito ay dumadami dahil nga sa panahon ng karamihan din ang mga tao ay nasa labas. Payo ng mga otoridad, huwag matakot at magsumbong agad sa pinakamalapit na pulisya kung mabibiktima ng mga kawatan para matugis at mapanagot ang mga ito. Julio Segovia, GMA News.